Sino nga ba naman ang tao na hindi mag-aalab ang damdamin laban sa mga Muslim? Tuwing ang mababalitaan niya, mapapanood o maririnig ang masasamang gawain na isinasangkot sa Islam at sa mga Muslim. Sino ba naman ang hindi magagalit sa mga eksena sa mga pelikula, video games o balita na tinatarget ng mga Muslim na terorista ang mga hindi Muslim na sibilyan na tahimik na namumuhay? Sino ba naman ang hindi magkakaroon ng masamang reaksyon laban sa mga maling gawain na hindi itinuturo ng Islam at itinatakwil ng Islam ngunit inaakalang ayon daw sa batas ng Islam, ayon sa pag-aangkin ng mga hindi Muslim na wala namang nalalaman sa katuroan ng relihiyong ito, at syempre ayon sa pag-aangkin ng mga nagtatapang-tapangan at nagahari-hari ang mga terorista? Ang mga kalaban ng Islam ay nagpapalaki ng mga usapin ng terorismo upang pagmukhain ang Islam na relihiyon na kalaban ng tao. Gayun din ang mga terorista na gumagamit sa ngalan ng Islam at mga Muslim. Pareho silang mga kalaban ng Islam. Mga kalaban ng Islam na nasa labas at loob ng mismong relihiyon na ito. Sa katunayan, ang lahat ng kawalang katarungan at pang-aapi na ginawa ng mga terorista na nakikilala bilang mga Muslim ay kinundi na ng Islam at ito ay nalalaman ng mga maalam na mga tagasunod nito. Sa katotohanan, ang mga Muslim ay may sarili nilang war on terror at ang malaking bahagi nito ay sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa mga tao, Musliman o hindi Muslim, tungo sa tunay na turo ng Islam. Sa kasamaang palad, ang pagtaliwas ng ilang mga Muslim sa tunay na turo ng Islam ang nagiging dahilan kung bakit may Muslim na terorista. Marahil ay mahirap kang mapaniwala na ang Islam ay hindi nagtuturo ng terorismo at sasabihin mo na ito ay gawa-gawa lamang namin at propaganda. At hindi naman talaga nakikita sa ginagawa ng mga Muslim ngayon. Pero marahil ay maniniwala ka kung sasabihin namin sa iyo ang isa pang malaking batayan na ang terorismo ay hindi turo ng Islam. At ito ay ang katotohanan na mga Muslim din ang karaniwang biktima ng terorismo sa makabagong panahon. Mga Muslim ang mahigit 90% ng mga biktima ng ISIS, Maute, Abu Sayyaf, Boko Haram at iba pang mga teroristang grupo. Pero hindi ito ibinabalita o pinapakita sa mga pelikula o video games. May pakita man ay bihirang bihira o hindi na pinapansin. Dahil ang pinag-uukulan lamang ng tao ng pansin ay ang terorista at kalabang Muslim. At wala na silang pakialam sa biktimang Muslim. Ang mapait na katotohanan ay ang mga Muslim ay overreported kapag sila ang mga kriminal at mga terorista. Pero underreported kapag sila naman ang mga biktima. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ang pang-aapi ay kadiliman sa araw ng paghuhukom." Sinabi rin ni Allah, "O mga nananampalataya, maging mga tagapagtaguyod para kay Allah at mga saksi sa katarungan. Huwag ninyong hayaan na ang pagkamuhi ng tao sa inyo ay pumigil sa inyo na maging makatarungan. Maging makatarungan, ito ay mas malapit sa pagiging matuwid. Katakutan ninyo si Allah, tunay na si Allah ay nakababatid sa inyong mga ginagawa." Ang ilang mga Muslim na may ligaw na pangunawa na gumagamit sa pangalan ng Islam ay mga teroristang duwag na nag-aangkin na nagsasagawa ng jihad. Sila ay nagtatapang-tapangan at nagahari-harian sa pamagitan ng pamiminsala sa mga tao, lalo na sa mga walang kalaban-laban. Binabaluktot nila ang mga teksto ng Islam at pinaglalaruan ng damdamin at pag-iisip ng mga tao, Musliman o hindi Muslim. Ang marami sa mga teroristang ito ay mga duwag na gumagawa ng katarantaduhan at pagkatapos nito ay magtatago sa gitna ng mga sibilyan o sa mga kabundukan upang hindi pagbayaran ang ginawa nilang krimen. Habang ang mga inosenteng Muslim sa pangkalahatan ang nagdurusa sa paghihigpit ng pamahalaan, mga sundalo at pulisya. Hindi ito ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay harapang nakikidigma sa kanyang mga kalaban at ang kanyang mga kalabang hindi Muslim ay ayaon lamang mga hindi Muslim na nangapi sa mga Muslim. Siya ay nananatiling makatarungan at tumutupad sa mga kasunduan sa mga hindi Muslim na hindi naman nakikibaka laban sa mga Muslim. Inaangkin ng mga duwag na terorista na sila ay mga tagapagtanggol ng mga Muslim. Subalit tuwing sila ay gagawa ng gawaing terorismo, ang mga ordinaryong Muslim ang nagdurusa sa Islamophobia na dulot ng takot ng mga hindi Muslim sa mga terorista, na dahil dito ay pinagkakaitan sila sa kanilang mga pangunahing karapatan. Ang mga duwag na terorista ang gumagawa ng kasamaan, ngunit ang mga Muslim sa pangkalahatan ang nagdurusa na hindi sila makahanap halos ng trabaho dahil lamang sa sila ay mga Muslim, o kaya sila ay mas nilalait, o kaya ay mas kinakapkapan, o mas kinatatakutan at pinagdududahan na baka kabilang sila sa mga terorista. Lahat ng ito ay resulta at bunga ng gawa ng mga nagpapakilala at nagaangkin na sila ay mga tagapagpalaya ng mga Muslim. Si Prince Charles ng Inglaterra ay minsang bumisita sa Oxford University noong 1993 at nagpahayag, "Ang ating karaniwang saloobin sa Islam ay napasama dahil ang pagkaunawa natin dito ay na-hijack ng mga terorista na hinahatulan natin ang Islam dahil sa ginagawa ng ilan." Si King Abdullah naman ng Jordan ay nanawagan sa mga Muslim na makilahok sa digmaan laban sa terorismo sa isang talumpati niya sa European Parliament noong March 10, 2015. Sinabi niya na ang mga gawain ng mga terorista ay sumasalungat sa mga pangunahing pagpapahalaga ng Islam tulad ng awa at pagpaparaya o tolerance. At pinanggit niya ang isang hindi may tatangging katotohanan na tila kinakalimutan ng marami. Ng mga terorista, ang numero unong target talaga nila ay ang mga Muslim. Ito ang katotohanan sa mga gawain ng mga terorista. Nang dulot ng kanilang mga gawain ay lalong nagpapahirap sa mga Muslim. Kaya walang sinumang matinong Muslim ang marapat na magdanais na maugnay sa sinumang terorista. Sa katotohanan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay nagbabala sa kanyang mga tagasunod, "Mag-ingat sa pagmamalabis sa relihiyon, sapagkat tunay na ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang pagmamalabis sa relihiyon." Ang mga Muslim na hindi sang-ayon sa doktrina ng mga terorista ang pangunahing binibiktima ng mga taong ito. Pero hindi na ito pinapansin ng mga hindi Muslim na mga kaaway ng Islam, bagos ay hinahangad pa nila na lumaganap ang kaguluhan sa pamagitan ng paninira sa Islam at pagpapakalat ng kasinungalingan ng Islam ay relihiyon ng terorismo. Hinahangad din nila na mag-alab ang damdamin ng mga tao laban sa mga Muslim. Hindi lamang laban sa mga terorista, gusto nila na mamuhi ang mga tao laban sa mga Muslim sa pangkalahatan. Dahil dito, sila ay nagbabaluktot sa kahulugan ng mga turo ng Islam upang ang Islam ay magmukhang naghihikayat sa walang habas na pag-uusig at pagpatay sa mga hindi Muslim. At ito ay ginagawa nila sa pamagitan ng pagsipi ng ilang bahagi lamang ng Quran o Hadith at hindi pagkuha sa buong konteksto nito. Kung pag-aaralan ang Quran at mga Hadith o mga ulat tungkol sa mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay makikita natin na ang mga talatang tumatalakay sa pakikidigma ay tahasan ding nananawagan para sa katarungan at pagtigil sa digmaan kung matutupad ng ilang mga kondisyon. Makikita din natin na ang mga talatang nagbabanggit ng pagpatay sa mga hindi nanampalataya ay palagi ang sa konteksto lamang ng pakikibaka laban sa mga sundalong kalaban, hindi laban sa mga inosenteng sibilyan. Gayun din, ang mga talata na ito ay palaging sinusundan ng pangaral ni Allah na ipagtanggol ang mga inaapi, mananampalataya o hindi nananampalataya. Ang mga ito ay nagpapayo ng tolerance o pagpapaubaya, pakikipagtulungan sa kabutihan at pagtigil sa digmaan alang-alang sa kapayapaan hanggat maaari.
sinabi ni Allah. Ginagabayan ni Allah sa pamagitan nito ang mga naghahangad ng kanyang kaluguran tungo sa mga daan ng kapayapaan at inaalis sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa kanyang pahintulot at naggagabay sa kanila tungo sa matuwid na landas. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwag mong hangarin ng pakikipagtagpo sa kaaway, ngunit kung makakatagpo mo siya ay maging matatag." Ito ang mismong katatagan ng mga mananampalataya na humahayo, nakikibaka at naninindigan sa landas ni Allah. At hindi sa landas ng terorismo o ano pamang organisasyon na kinabibilangan nila. Ang katapatan ng mga Muslim ay kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Islam, sa mga pinunong Muslim at sa mga Muslim sa pangkalahatan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga tumugon sa kanilang Panginoon at nagtaguyod ng obligadong pagdarasal at ang kanilang paraan ay sa pamagitan ng pagsangguni sa isa't isa at mula sa ibinayaya namin sa kanila ay nagtutustos. Silang kapag inapi ay nagtatanggol sa kanilang mga sarili. Ang gantimpala ng kasamaan ay kasamaan na tulad lamang nito. Ngunit sino mang magpatawad at nagsaayos, ang kanyang gantimpala ay kay Allah. Tunay na siya ay hindi nagmamahal sa mga mapang-api. Sino mang maghiganti para sa kanyang sarili matapos na maapi ay sila yaong hindi masisisi. Bagkos ang paninisi ay para lamang sa mga nang-api sa mga tao at nang-api sa lupa ng walang karapatan. Sila yaong para sa kanila ang parusang masakit. Tunay na yaong nagtiis at nagpatawad ay tunay na yaon ay kabilang sa mga marapat na paninindigan. Sa huli, ang terorismo ay hindi hihigit pa sa pang-api at ang paglaban sa terorismo ang tunay na jihad. At tunay na si Allah ay mabait at maawain sa kanyang mga nilikha. Sinabi ni Allah, dumating na ang katotohanan at lumisan ang kamalian. Tunay na ang kamalian ay palagi ang naglalaho. Kung pag-aaralan natin ang Islam sa kabuuan nito at hindi sa paghatol lamang sa pamagitan ng pagsipi sa ilang mga kaganapan sa kasaysayan nito o ilang mga bahagi lamang ng mga aral nito, ay makikita natin na ang radikalismo at terorismo ay hindi turo ng Islam.